Kumusta mga amigo? Marami ang lumalabas na usap-usapan patungkol sa possibility ng pagre-retire ng four-time champion forward ng Golden State Warriors na si Andre Iguodala. At ayon sa mga lumalabas na balita, ay magkakaroon ito ng announcement sa kanyang podcast. Ayon sa kanyang coach na si Coach Steve Kerr, susuportahan niya daw kung anuman ang maging desisyon nito. Pero para sa kanya, mas gugusto niyang bumalik ito sa Golden State Warriors. Aware naman si Andre Iguodala sa mga usap-usapan na ito mga amigo at sa kanyang naging appearance sa podcast ni Evan Turner na The Point Forward ay nag-ala lebron pa ito mga amigo. Ayon kay Iggy na pwede nga daw dalhin niya ang kanyang talent pabalik sa Golden State Warriors or sa ibang team or sa kanyang tahanan. So ibig sabihin pag ganun ang pinili niya yung number 3 ay tatapusin niya na ang kanyang career. Walang malinaw na info ang binigay ni Iggy mga amigo, kaya abangan natin sa mga susunod na araw ang kanyang magiging desisyon. Kung babalik siya sa Warriors, hindi na siya makakaroon ng mahabang playing time at alam kong alam ito ni Andre Iguodala mga amigo. So pwede ngang ang maging role dito ni Iggy ay kapareho ng role nitong si Udonis Haslem sa Miami Heat, kung saan siya ang magbibigay ng advice dito sa mga young player ng Golden State Warriors. Samantala, nang nakaraang pang linggo ay lumabas ang balita na interesadong kunin ng Boston Celtics or papermahin ang forward na si Carmelo Anthony after na ma-injured itong si Danilo Gallinari na out pa nga mga amigo indefinitely. Ngunit ayon sa pinaka-latest na balita na inilabas ni Brian Robb ng Massive Live, wala daw interes ang Boston Celtics na kunin o papermahin itong si Melo. Without a question mga amigo, si Melo is still one of the best reserve player in contending team. Malapit na magsimula ang regular season, ngunit wala pa rin bagong tahanan itong si Melo, kaya medyo nakakalungkot lang na isipin mga amigo. Sa totoo lang mga amigo, si Melo ay tiyak talagang maasahan pa sa opensa, ngunit liability na itong mga amigo pagdating sa depensa, kaya siguro nahihirapan na itong makakuha ng bagong team. Samantala, kanina ay lumabas ang balita patungkol sa in-season tournament sa NBA. Ito'y ayon sa report ni Shams Aranya ng The Athletic and Stadium na pwede daw magsimula as early as 2023 to 2024 NBA season, bagamat wala pa namang opisyal na pahayag na ilalabas ang NBA. Ayon naman dito sa may-ari ng Dallas Mavericks na agad namang kumontra sa panukala ng NBA, ayon kay Mark Cuban mga amigo, hindi siya dito sumasang-ayon not unless ibigay sa kanya ang Larry O'Brien Trophy. Planong i-boycott mga amigo ni Mark Cuban ang naturang panukala ng NBA at hindi niya daw papalaruin ang kanyang mga star player. In-season tournament mga amigo, meaning madadagdagan pa ang paglalaro ng mga NBA player na kung titingnan natin mga amigo, marami na nga ang nagkakaroon ng injury sa mga player, tapos may dagdag pang laro. Kaya mas magiging front sila sa injury, lalo na mga amigo ang mga star player na babad talaga sa paglalaro. Kaya siguro ayaw itong suportahan ni Mark Cuban. Again mga amigo, wala pa naman opisyal na pahayag ang NBA patungkol dito. Pabor ba kayo mga amigo sa in-season tournament? Yan lang ang ating NBA updates. Please subscribe, like and share. Hanggang sa muli, God bless.